Balance and Speed! Katulad ng naipangako ko, ituturo ko sa inyo paano mag-fill up ng 1701Q. Ang dami nang naiinis na tao. Grabe. Nakapagdududa ngayon kung competent yung mga taga-BIR. Eh. Bakit? Hanggang ngayon daw, wala ang 0619E, BIR form. Hanggang ngayon, walang BIR form 1701Q. Sa katunayan, hindi pa nga ako nakapagpa-file ng quarterly return ko rin. Eh. So, ang gagawin ko, babayaran ko na yung return ko using 0605 para hindi ho ako madelay. Nakakainis ho yung incompetency. Nakakainis yung neglect of duty. Ngayon, ang daming nag-aas sa akin, Mr. Maestro, tulungan mo naman kami paano mag-fill up ng form. O sige, na-discuss ko na sa inyo paano mag-fill up ng form sa gross income tax, yung pong tinatawag na 8%. Ngayon, ang i-discuss ko sa inyo ay yung susunod, OSD. Mamaya lang tatapusin ko yung itemized allowable deduction. Ito po yun. Itemized allowable deduction. Ito po yung form. Ah, hindi ho ito yung bago, ito yung luma. Ang simple lang naman ang gagawin ng BIR, lalagyan lang ng box doon at lalagay niya gross sales tax o gross income tax. Tapos na yun eh. Ang tagal. Ngayon, yung spouse dito dapat tanggalin na kasi pinatatanggal na yan ng train eh. Ewan ko lang kung ibabalik nila uli. So, ito po yung form. Ang topic ko is, Sir, paano magpapail? Gusto ko OSD. Mm-mm. Later on, i-discuss ko sa inyo, ano ba pinakamagandang piliin? GIT, OSD, o AID. Ayan. OSD tayo ngayon, ha? OSD. Bibilogan ko para hindi tayo nalilito pare-parehas. OSD. So, ngayon, hawak nyo ito. Of course, alam nyo na paano fill upan ito, ha? Itong portion na to. Yan. Ang tawag dyan sa portion na yan is mga permanent information. Ang tawag ko dito sa portion to ay current information. Okay? Doon po sa 26A, ayan, makikita nyo sa screen nyo, ang tinatanong sa inyo ay sales revenue receipt fees. Ano isusulat ko doon, Mr. Maeso? Simple lang. Since ang pinag-uusapan natin dito ay first quarter, na ang due, ha? Ang due is May 15. Ilang araw na lang mula ngayon. Kukwentahin nyo po, pag sinabing kwenta, ito total nyo, gagamit kayo ng calculator, yung sale ninyo mula January 1 hanggang March 31. Yung po yung ilalagay nyo sa 26A. Under taxpayer filer ha. Pagkatapos, sabi, add, receipt, partnership, etc. 27A. Zero ilalagay nyo dyan. Sir, bakit zero? Nire-require ng batas yan under section 250. Sabi, ilagay mo yung complete information. E di kung wala kang nilagay doon, di hindi complete yun, di ba? So, zero inilalagay doon. Number 28, di total lang yan ng 26A. For example, ang 26A mo is 1 million, di ba? 26A. Tapos ang 27A mo ay 0, o di lalabas mo yung 28A mo is 1 million din. Okay? Ganun po yung paggawa. Buburahin ko lang ho ito para lumaki-laki ho yung sinusulatan natin. So, ulitin ko lang ho. So, yung 26A, ilalagay mo, halimbawa, kinita mo is 1 million. 27A, 0. So, yung 28A mo, ibababa mo lang yung 1 million. Di ba? 1 million plus 0 equals 1 million. Hmm. Susunod, 29, cost of sale. Ayan. Ang cost of sale mo sa 29, yun po yung
Optional Standard Deduction nyo. Nakikita nyo po ba? Yun yung 40%. 40% nito. So, 40% ng 1 million, meron kang 400,000. Yun ho ang ilalagay nyo doon sa cost of sale. Tapos, number 30A, siyempre, number 30A, 1 million minus 400,000, ang magiging sagot nyo ho dyan ay 600,000. Mm-hmm. Sabi dyan, add income, 31A. O, 31A, eh wala ka namang i-add eh, 0. Okay? Total gross income, 32A. O, 32A, plus mo ito, 600 plus 0 is 600. O, ganyan hong paggawa, ah. Okay. 33, less deduction. 33A, less deduction, 0 uli. So, 600 minus 0 is, op, nalagyan ko nito. Nalagi, 33A is 600 minus 0, lalabas yan sa 34A. 600. O, dali, di ba? Dali-dali eh. Huwag nyo kakalimutan ha. Huwag nyo kakalimutan. Bumili na ho kayo nito para matanggal nyo na yung matagal na tinik sa lalamunan nyo. Mga incompetent CPAs, mga incompetent bookkeepers. 1,675 pages to. Hindi kayo iiwanan. Kailangan ninyo ito sa inyong library ha. So, pagpunta natin dito sa 35A, sir, ano lalagay ko sa 35A? Oh, add taxable. Eh, wala pa tayo niyan. Wala pa. Kasi nasa first quarter pa lang tayo na January hanggang March. So, zero yan. Sige, sa susunod ha, sa second quarter, i-ano nyo ako, inform nyo ako para maturuan ko kayo paano paggawa ng second quarter ha. First quarter itong ginagawa natin. So, 600 plus 0, eh di lalabas dyan. Oops, nalagyan ko na naman ito. Lalabas dyan uli 600. Yan yung ilalagay mo ngayon sa 36A. Okay, 37A, tax due. Ayun, titingin ka ngayon sa table. Okay, sir, anong table titingnan ko? Eh, very simple lang yung sa main table ko. Ito. Oh, nako po, muntik na mahulog. Oh, ito. Huwag niyo kalimutan ha. Meron pala akong libreng seminar. Okay, ito. Freedom from BIR corruption. Libre po 'yan. Ang pag-uusapan natin is open cases. Tina-charge ka 1,000 per return. Eh kung 400 returns yung hindi mo na i-file, 400,000 'yun. Lifestyle checking ng BIR libre yan. Sa umaga, sa hapon, meron tayong tax mapping. At papahiram ko po sa inyo itong librong to. Para maging espesyalista kayo dun sa BIR open cases, tsaka sa lifestyle checking, at tsaka sa tax mapping. So, sa tax due, pupunta kayo sa section, binabasa ko, section 24. Ayun. Good, sir. Section 24. Okay. Sa section 24, may makikita kang table. Ano ba itsura ng table, Mr. Maestro? Ito po yung table. Ayan. Ito. Kita niyo yung table? Yan po ang gagamitin natin. So, makikita nyo yan. Check nyo lang kung nasaan ho kayo. Nasaan ba ako dyan, Mr. Maestro? Nandoon ka sa over 400 but not over 800. So, paano yun, sir? Okay, ganito pagko-compute niyan, di ba? Kung 600 yan, sabi dito, kapag ang kinita mo ay 400,000, ang tax mo raw ay 30,000. So, 600 minus 400, so may matitira kang 200 na hindi pa natatax. Kaya itatax yan. So, may rate doon. Sir, anong rate ang gagamitin? Times 25%. So, magkano yun, sir?
O di 25% ng 200,000 is 50,000. O. So, ano magkano babayaran ko, sir? 80,000. O, imaginein mo, sa kinita mong 1,000,000, ang babayaran mo lang ay 80,000. Yun yung ilalagay mo sa 37A. Kuha mo na. Okay. So, dictation na lang tayo. Sir, ano ilalagay ko sa 38A? 0. 36C. Kapag merong... wala ito, wala kang payment eh. 0. Creditable tax withheld from previous quarter. Kung yung mga kliyente mo nag-withheld sa'yo, dapat may 2307 kang hawak para ilagay mo yung amount dito. Let us consider, wala. So, 0. Itong 38G, 0. 38I, 0. 38K, 0. 38M, 0. O di, i-add mo na ngayon sila. Diba? Yun yung add ng ano, nung puro 0-0. So, tax due na 37, ayun. 37A, bakit ba ako nagtsatsaga sa maliit na chok? 37A, so, alam na natin ang amount natin, 37A is 80,000 minus natin yung 38M, 0, eh, di anong answer? So, ang answer natin sa 39A ay 80,000. Now, sabi dito, 40. Penalties, 40A, surcharge, lagay mo 0. Interest, 40C, lagay mo 0. Compromise, 40E, lagay mo 0. So, ang total niyan, 40G ay 0. Okay. So, nasa 40G na tayo. 0. So, ano gagawin natin, sir? Okay. 39A, 80,000 minus 40G, 0. Eh, then, sagot is, sa 41A is 80,000. Yan po, ganyan po mag-compute sa OSD. Abangan po ninyo yung susunod kong video, gagawin ko na rin ngayon bago ako pumunta sa aking appointment. At huwag niyong kalimutan na mag-download, mag-upload ng tax mapping app. Kung kayo po ay gustong magkaroon ng hanap buhay bilang mga consultant o tax specialista, mag-register na po kayo. Kung gusto niyo naman pong maghanap ng tax specialista, mag-register rin mo kayo. Tax mapping sa Google Play Store. O, para ma-inform ho kayo ng maigi, o may susunod na video, nakakabit ho rito. Panoorin nyo rin ha. O, kita-kita tayo ha. Huwag na kayong paapekto sa mga incompetent BIR officials. Tandaan ninyo, mas maraming incompetent dyan kaysa sa competent. Tapos nagko-consult kayo sa mga incompetent. Eh di incompetent din ang answer niyan. So ang mangyayari, incompetent din kayo. Huwag niyo kalimutan yun. See you later. Let's BIR! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately. Ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible. Kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin. At saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat,
yung support ay available. Kasi yung mga tinraining ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, bubarahin ko ito. Meron po akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo po yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, investigation, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So, kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, doon sa available entry. Ayan. Ganun din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata. Sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later. Lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poing! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigate, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, naka-plus po sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice, o formal letter of demand, o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group
at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o magmi-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English, okay na ho yan. Kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.